Hello guys! Hello Sarji, Darius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Ito ay new moon in Sagittarius. It's a new opening ng portal. 12-12 siya. So, Sagittarius, ang reverse sa'yo is attend to the details. Okay, so ang sinasabi ng bala sa'yo dito na starting December 12, kailangan mo na daw na maging focus ka sa lahat ng detalye. Masyado ka sigurong nagmamadali and hindi mo masyadong binibigyan ng atensyon yung detalye. Like for example, mga documents, minsan mali yung date, mali yung pagkabasa mo, or pwedeng yung mali yung pagkaintindi mo, or kung ano man to. So attend to the details. Kailangan mo daw na alamin, maging kumbaga concise tayo, precise tayo sa kung anong information na naririnig natin, Sagittarius. And first quarter moon in Virgo, same din to, last and first, assess the situation. So kailangan natin, huwag tayong magpadalos-dalos, okay? Like Virgo, kailangan mo daw na kailangan natin na i-assess yung situation. Like kung may mga nangyayari sa iyo sa ngayon, relationship, trabaho, or kung saan ka man sa komunidad, kailangan mong pag-aralan yung sitwasyon bago tayo gumawa ng desisyon. Kailangan nating alamin kung ano yung totoo sa hindi. Kailangan nating alamin ang bawat detalye para hindi tayo hindi natin na misinterpret yung situation, and at the same time hindi tayo nagkakamali or hindi din tayo ma-misinterpret ng mga tao. Okay, Sagittarius, Eight of Swords. Meron sa inyo dito na feeling stagnant, feeling restricted kayo. Parang may iba na marami kayong gustong gawin pero hindi nyo magawa. Marami kayong gustong simulan pero hindi nyo magawang simulan. Kung makikita mo dito, pwedeng ikaw ay babae. Gusto mong magtrabaho pero stagnant ka, pwedeng may maliit kang anak or buntis ka, so kailangan mong magpahinga. Okay? Meron tayong 4 of cups dito na parang naghihintay ka. So restrictions, meron ka ditong hinihintay. May hinihintay kang message, call, or pwedeng naghihintay ka ng pera, support, or pwedeng sagot sa mga katanungan mo or kung ano pa man siya. Okay, so yun na nga, pera to. So, nakikita natin dito guys na may iba sa inyo dyan na naghihintay kayo ng tulong pinansyal, naghihintay kayo ng trabaho, naghihintay kayo ng pera, physical and material. Tangible things to. Pero yung hinihintay nyo. Okay, Nine of Pentacles, sabi ko na eh. So, hinihintay nyo siya. So, kung makikita mo dito, medyo hindi maganda yung takbo ng relationship mo, lovers. Kasi, kung makikita mo dito, medyo hindi kayo nagkakasundo. Iba yung naiintindihan mo sa sinasabi niya. Miscommunication to eh. Medyo feeling mo walang solusyon. So, stagnant, parang ganun. And, miscommunication, misinformation. Alam mo yung magkaiba kayo ng page ng karelasyon mo. Iba yung naiintindihan mo sa sinasabi niya. Iba din yung naiintindihan niya sa sinasabi mo. So, Seven of Cups, kailangan mo daw na option. Kailangan mo daw ng choices. Okay, the Sun. So, nakikita natin dito, guys, may iba sa inyo dyan na parang gusto nyong makuha yung kaligayahan.
gusto yung maging tahimik yung buhay nyo. Wow. The Sun, Queen of Cups, and the Hermit. Ang three cards na ito is parang nagsasabi sa inyo na plus meron kang Ten of Cups na kailangan nyo ng peace and harmony. Relationship, parang feeling mo hindi na nagiging smooth yung takbo ng relationship yung dalawa. Away kayo ng away. Or kahit sa may mga ka-business partner, hindi man ito intimate relationship, pwedeng business partnership, teamwork, or kano pa man, medyo hindi na masyadong smooth yung communication. So, sinasabi ng baraha na naghahanap ka ng freedom, naghahanap ka ng, parang alam mo yon, yung parang nag, di ba, naglalangoy tayo, lumalangoy ka, and then, parang nawawalan ka ng hininga. So, gusto mong ilagay yung ulo mo sa ibabaw ng tubig. Parang ganun yung feeling. So, ito siya. Naghahanap ka ng freedom, ng peace, ng harmony. Naghahanap ka ng katahimikan. Naghahanap ka ng solusyon. Naghahanap ka ng liwanag. And Six of Pentacles, naghahanap ka rin ng taong pwedeng makatulong sa'yo. Yun ang hinihintay mo eh. Parang feeling mo, iniwan ka sa ere. Parang feeling mo, nawalan ka ng support. Feeling mo, walang nagmamahal sa'yo. Yun ang nakikita natin dito. But huwag kang mag-alala kasi kung makikita mo dito, ano man itong pinagdadaanan mo, posibleng may pagbabago to eh. Kasi pwedeng may hinihintay kang financial support or offer ng work or pwedeng relocation. And ang makuha mo dito is offer ng support relationship. Pwedeng nagkakalabuan kayo ng karelasyon mo tapos biglang may papasok sa buhay mo na tao na gusto niyang pumasok as friends or relationship or intimate relationship, and pwede kanyang tulungan sa kanyang, I mean, sa iyong financial na problema. So, Zero the Fool, nako, Sagittarius, kung ikaw ay in a relationship, may possibilities dito na may new relationship na magsisimula. Meron din ditong single na pwedeng papasok kayo sa relationship. May single dito na posibleng magsisimula ng kanilang relationship. And pwede silang, tawag dito, pwede silang magkaroon ng obligation. Parang ganun. So, kung makikita mo dito, may single na biglang magkakaroon ng relationship, magkakaroon ng commitment. So, magiging sobrang busy siya. Mag-multitask siya. Kasi, busy-busy siya eh. Like, di ba? From being single, tapos bigla kang magkakaroon ng relationship, ikakasal ka, parang ganun. And meron din dito may asawa. Pwede yung iba sa inyo dyan, may asawa. May mga relationship na pwedeng magsimula. It's either intimate relationship, work relationship, boss and employee relationship, bagong kapitbahay, bagong kakilala, bagong friends. So, marami kayo dito na yun yung i-open sa'yo. Yun yung i-open sa'yo, Sagittarius, ng ating universe ngayong 12-12. Is yung, ano eh, yung relationship mo. Hindi lang sa intimate, ha? Hindi lang sa love life. Pati sa mga kaibigan, sa mga taong bagong kakilala, sa taong pwedeng mag-endorse sa'yo sa isang company or pwedeng mag-recommend sa'yo. Okay? Thank you, guys. Bye!